So welcome on board po Kalipi Sister sa ating pong pamamayagpag at pagbibigay daan po ng tamang mediko at tamang aral po ng siyensya na pinakamataas na sining ng pag-aral po ng siyensya na ito. Use ko ang doing mental health care. Mental po, mahirap hanapin at hagilapin at pag-aralan ang mental. And then physical. So nasana po yung inyong sinasabi po ninyo na asthma? Na pag kayo lumalakad ng ganito, ha? Paano po kayo, pag kayo po lumalakad ng ganito, ano po nangyayari? Hinihingal ako. Hinihingal. Ayun, ngayon saan po ang hingal natin? Wala na. Ilang pong minuto tinanggal ng Diyos? Sandali lang. Sabi po ninyo sa akin, anong ginawa ko? Oo nga. Ano pong kasagutan kaya doon? Tumingin po kayo sa taas. Yung pong hindi nakikita ang himala. Hindi po mapag-aralan ng siyensya ng mediko na hindi po sila namatay sa kanilang pag-aralan 10 years. Uncle ko po, Dr. Director daw siya eh. Uncle ko po, Dr. Director, bakit hindi nila naaral yung pagiging assassin na magpakamatay sila ng isang oras sa sila'y tulog? Para po pitikin na lamang ang asthma mo. Ilan po, doktor, ang nilantakan ninyo na gamot? Reseta? Marami. Salbutamol, Bintulin. Ano po nangyari? Wala, nandiyan pa rin eh. Ito po ngayon? Wala na. Ay, Diyos ko. Sister, naniwala po kayo sa Diyos. Sana bumalik, no? Oo naman. Ang albuli po kasi, natutuyo yan. Kahit po kayo ay mag-Bintulin, Spectorant, at mag-Nebulizer, nandun po yung virus. Maintenance. Yung maintenance po ay tika-tika yun. Walang gamot. Kailangan po, pag sinabi pong assassin, ilang pong minuto gumaling si sister sa nakita po ninyo? Brother, ikaw po, ano ilang pong minuto na nakita ninyong gumaling? Sandali lang, ilang 5. Ilang po ba ang speed ng liwanag? 186,000 per miles per second po yata yun. Ganun po, kabilis ang miraculous po ng Diyos. Sister, magpakilala po, ano pong tunay na pangalan natin? Melvina Ruiz. Ano po ang katungkulan natin dito sa barangay? Volunteers ako eh. Napakaganda po at may mga volunteers. Kidlat din po pala ang kulyat. Ano po? Kahit po mga volunteers natin na mga simpleng mamayan, kayo po ay peace and order po, no? Pwede po pala kayong mag-conduct ng patutuwa at assistance po sa katulad din po namin na sa media. So muli po, ilang taon gulang ang beauty natin? 79. At ilang taon na po kayo ang hirap sa paghinga, sa asthma? Matagal na rin. Pabalik-balik. Mga 5 years na po? Hindi naman. Bumaling-balik. Po, nung pag-singot po ninyo ang pang-addict natin na gamot, ipakita po yung gamot na to. Kasi baka sila'y nabubulag. Ito po yan, ha? Sinasampal po namin yan sa media. Natigilan nila ang kanilang pagiging kawatan. Gano'n po kagaling itong gamot na to? Napakagaling. Yan po yan. Yan po ay nasa textbook. Hindi po pwedeng baliin yan kahit sinong doktor. Yan po ay group of panel doctors na talaga pong inimbento ang ganito pong gamot na hindi po inilabas sa Pilipinas. Ito yung pinatak mo sa ilong ko? Immune system po. No. Opo, yan po yan. Di ba, ito po, brother, ang nakita niyo, no? Yan po yan. Ang tatay ko po, si OPD, tinanggalan ko yun ng isang oras na walang hininga. Kasi po, walang kagamutan po ang COPD. Sino po bang milyonaryo yung namatay sa COPD? Alam po ba ninyo kung sino? Chronic Obstructive Pulmonary Diseases po. Alam po ba ninyo kung sino yung Dolphy? Nambuhay po ba si Dolphy sa pulmonary na to? Patay. Kahit po si Corazon Aquino, dati po natin presidente, namatay sa colon. Yan po ay tapos na kaming hamunin ang buong mundo. Pag po ang media po ang nagsalita, wala po kaming ere at dapat pangilagan. Asasin po yan. Yun po ang katotohanan. Asasin po ng Diyos. Sa tama at orinal po at malayang pagbabalita at pagsisiwalat po ng makatotohanang impormasyon sa tao, nandito po ang media. Yan po ang pang-apat na pinakamataas na tao sa buong mundo. Sa profession po ng pagbibigay po ng mabuting balita ng Diyos. Sister, magpasalamat po sa Diyos at kayo po ay napaghimalaan. Maraming maraming salamat sa ating sa Lord sa himalang binigay sa akin. Salamat po. Mabuti po, naniniwala kayo sa Diyos. O, siyempre naman. Eh, bakit hindi naniniwala po? Hindi naman natin nakikita siya. Yeah, yung espiritu niya.
Ang nanay ko po halos mamatay din sa puso. Pinitik ko lang po yun. Kaya po, nung po ako napagdamutan ng ganito ang presensya at pag-aaral na sa Okinawa, isinare ko na po yun. Isa lang po ako mahirap, pero nakarating ako ng Japan. Bakit? Kay Lord. Okay po, ito pa rin po ang nagpapaalam at nagbabalik at nagpapatrol sa atin lahat. Brother Jim Nogueri, at nagsabi po, mahal po tayo ng Diyos at gabayan po tayo sa araw-araw po na pangkalusugang buhay. Maraming po salamat.